Fiber Home, expert of optical communication. Ayun, magandang araw po ulit sa inyo mga sir. At nagbabalik na naman po ang SPM Pampanga. Ayan, magsawa kayo sa pagmumukha ko. At ngayon pong araw, ang pag-aaralan naman po natin ay kung paano mag-ADNAP. Ang ADNAP po ay isang project na kinuha ng Project 1. Saka para po sa mga magtitraining ng ADNAP, para po sa inyo ang tutorial na ito. At syempre mga sir, makakasama natin ang pinakamalulupit na ADNAP team ng Pampanga, na isa sa mga team na pinaka-pioneer na unang-unang gumawa ng ADNAP sa buong North Luzon. Kaya po, tara na! Ayan po, ADNAP Team Pampanga. Makasama po natin si Sir Kim Pilumba. Yun. At second po, makasama din natin si Sir Denmark Binyas. Ayan po, sa ADNAP Team Pampanga, kasama din po natin si Sir John Paul Tenedor. Yun. Ayan, ito lang ang mga materials na gagamitin natin. 5 bridal ring, 3 stainless bakel, tatlong metal strap, at syempre gagamit din po tayo ng tensioning tools niya panghigpit sa ating metal strap. At gumagamit din tayo ng bolt cutter pamputol naman sa ating kable. At syempre bagong nap, dahil sa wala siyang stencil, lalagyan natin siya gamit ang spray paint. At ito po, si Sir Denmark Binyas naman, papakita niya sa atin kung paano mag-stencil. Yan, ganyan lang po siya kadali. Kailangan niyo lang ng isang lettering ruler or lettering guide. Tapos isang improvised na karton na gawa ni Sir Lumba. Ayan, spray niyo lang po pa sa pangalan. Pass dry naman po yung ating spray paint na ginagamit mga sir. Kaya madali lang siyang matuyo. Siyempre yung pangalan ng box na nilalagay natin is depende sa kung anong nap yung i-add nyo. Hindi pwedeng basta kung ano na lang nang ilagay nyo dyan na. Nasa job order nyo nakalagay yan kung anong LCP, kung saan lugar yon, at kung anong nap ba yan. May kita nyo po yun sa inyong job order na magagaling sa inyong mga immediate superior. Ito ay SMN kasi nandito kami sa may San Simon. Yun yung kasing pinaka-initial ng San Simon. Yan. Yan po, ganyan lang po kadali mag-stencil ng box. Spray paint lang na pass dry. Ito ang i-add nila na nap ay LCP 38 nap 1. Ayan, yan kasi nakalagay dun sa ticket nila. Yan po, ganyan lang po kadali mga sir. At ito naman po si Sir Kim Pilumba. Didemo naman niya sa atin kung paano magbalat ng fiber. Ito, kailangan nyo lang ng blade cutter. Unang gawin ay tatanggalin po muna natin yung messenger ng fiber, sir. Nga pala, ang ADNAP na inilalagay nila dito is hindi yung mayroong future loop eh. Hindi yung may loop, kundi stub ito. Stub yung ilalagay nila mga sir. Kaya kailangan nila ng kable na tulad na ganito. Mamaya ipapakitan nila sa inyo kung paano ito inilalagay at kung bakit stub ADNAP yung tawag dito. Yan, tanggalin nyo lang, ganyan lang siya kadali. Laging ang paggamit ng blade cutter is laging patulak mga sir, ha? For safety purposes yun. Kasi just in case na dumulas yung blade cutter, hindi yun tatama sa inyo. Laging, kaya laging pauna yung pagtulak ng blade cutter natin for safety purposes yan mga sir.
Ayun, done na yun. At sunod naman, supposed to be, dapat ay gagamit tayo dito ng 5 liter eh. Kaya lang, walang available na 5 liter ngayon ng team. Kaya ang ginagamit nila ngayon is itong blade cutter. Okay lang na gamitin yun pag ganitong stub nap, kasi yung binabalitan nila na fiber is hindi naman yung buhay. Ayan. Sa pagbabalik na Sir Kimpi nito, kailangan mo muna kasing makuha yung tali na hilay mo para mabalatan siya. Ayan, pag nakuha mo na, puluputan mo lang ng ganyan long nose gamit nila, hilay mo lang yung tali para ma-strip yung kable na gagamitin natin, mga sir. Ayan, ganun lang siya. Napakalupit talaga ni Sir Kimpoy. Ayan, mas na mahila mo yung tali. Ayan, ganyan lang ulit ang gagawin nyo. Pwede kayong gumamit ng long nose o kung saan kayo komportable, mga sir. Kailangan nyo mo namang ihiwalay yung mga buffer sa pinakabalat ng ating fiber, mga sir. Hilahin nyo lang yun, ganun lang, kadali yan. Ayan. Dahil nabalatan na kasi nung hinila natin yung tali. Ayan. Tapos twist nyo lang yon, mapuputol na yon, mga sir. Ayan. Pag naputol na, putulin nyo na po yung pinakatali niya. Tapos medyo ma-jelly yung ganitong kable, mga sir. Dapat lagi kami dalang basahan o kaya meron kayong tissue man lang na pamunas, kasi masyadong ma-jelly yung mga fiber natin, malagkit yan. Kaya dapat nyo talaga siyang punasan lagi. Much better kung meron kayong basahan eh, kaya sa tissue, lalo pagka ganito kalaki. Ayan. Tapos meron pa rin kasing nakapulupod dyan na naka-spiral sa kanya na tie. Tanggalin nyo lang din yun. Madali naman natanggalin yun, kasi once na naputol nyo na yung spiral tie na yun, slide nyo lang siya. Ayan. Pag naputol na siya, ayan, ganyan lang, mga sir. Slide nyo lang siya, patulak. Pagunta doon sa pinakadulo para matanggal na yan. Ayan, tanggal na yan, mga sir. Ayan, bali, hiniwalay na. Yung hiwalay nyo na yung mga buffer. Buffer ang tawag doon sa mga iba-ibang kulay na yan. Ayan, tapos after nun, tanggal na, lagyan nyo naman po ng electrical tape yung dulo. Para naman yun is hindi pasukin yung kable natin, just in case yung mga tubig ta, kasi lalagyan natin ito yan ng rubber grommet ang tawag dito, o mas kilala sa pangalan na tikoy, mga sir, yung malagkit yan na rubberize eh, para pagka pinix natin dun sa papasukan ng kable niya, talagang hindi siya papasukin ng mga insekto o ng kung ano pa. Yan, pindut-pindutin nyo lang, mga sir. Dinedemo naman natin yan. Ito si Sir John Paul Tenedor, ang ating pinakamalupit na head crew dito. Ayan. Ganun lang, ipasok nyo lang yung, mga sir. Ayan, saktong-sakto yung nilagay niya na tikoy or rubber grommet doon. Tapos higpitan nyo lang yan, sir. Ayan, nakahigpit na yan. Tapos may isa pa nga ring lock yan na ilalagay, parang ring naman nung sa fiber natin, ganyan. Kailangan nyo lang ng screwdriver para gawin yan. Higpitan nyo lang ulit gamit ang screwdriver. Ayan. Sa stub nap, mga sir, yung stub ad nap na tinatawag, dito pa lang sa baba ang nilalagay na nila niyan ng kable na ganyan, kasi wala siyang loop na makikita nyo sa mga poste na future loop, yung tinatawag future nap, walang ganun yan eh. Mamaya makikita nyo kung bakit. Yan, harness nyo lang na ganyan. Kaya tayo mayroong mga spare na ganyan, para sa spare yan eh, just in case na masisira yung
gagamitin natin, meron tayong spare na pampalit. Dito ay ayan, nakikita nyo yung blue buffer, yung yan yung kulay blue na yan, dyan tayo kukuha. Ayan yung lagi na ginagamit sa blue buffer sa PLDT. Walo yung laman niya na fiber dahil sa napuan ito, kulay blue yung gagamitin naman natin. Itong kulay dilaw na ito is yung pigtail, mga sir. Yan yung pinaka wire o parang patch cord dyan sa personal. Isang fiber yan na galing sa splitter natin. Yan yung ipipush natin dito sa dudukutin natin sa may blue buffer. Yan, nilabas na ni Sir Tenedor ang kanyang napakalupit na fusion machine. Ayan, pero bago yun, i-harness nyo muna. I-fix nyo na muna yung iba para malinis tingnan. Gamit ang cable tie. Ayan. Ang malaga dito, mga sir, ha, dapat malinis lagi ang gawa natin. Naka-harness siya, hindi yung sabog-sabog ka. Yan. Iniwan niya yung kulay blue na buffer. Buffer ang tawag dyan, yung kulay blue na yan. Kasi i-slit niya pa yan. Walo kasi yung laman yan. Kukuha lang tayo ng isa doon. At basta laging kulay blue buffer, ha, yung mga papuntang nap. Yung kulay blue na yan, galing LCP yan eh. Papuntang mga nap yan, walong fiber yan. Ano? Gumamit lang siya ng fiber stripper. Ayan, ma-jelly din yan, mga sir. Kaya dapat may tissue kayo laging dala. Punasan nyo siya, malagkit yan eh. Ma-jelly. Ayan. Kaya lagi kayo may dalang pampunas ng kamay sa pampunas ng fiber. Sa option na to eh medyo mahirap kasi siyang gawin pag naka-gloves, kaya si Sir Tenedor is hindi na nag-glove, mga sir. Ayan, walo yung laman ng buffer na yon na kulay blue, napuan nito. Pipili lang tayo diyan, kukuha tayo din ng kulay blue. Ayan, strip niyo lang. Yan na yung fiber na ipipuse natin. Itong kulay puting ito, yan yung pangalawang layer ng kulay dilaw, yung pigtail. Open the trash can and you open this and 16 the measure and ayan, dinidemo sa atin ni Sir John Pldt. And turn on the fusion. Open this and you put there. Okay. May pintura yung kamay ko, pinipigyot. Sabi yun, ang digyot naman ng fiber ko. Ayun, ay kakat natin yun. Huwag ako kausapin kahit kailan ko. Ayan, pagka na-crib nyo na, ang nilalagay niya is yung sleeve, mga sir. Malaga yan, bago kayo mag-fuse, lagyan nyo na ng sleeve. Kasi once na magdugtong na yon, mahihirapan kayo, hindi nyo may papasok yung sleeve, mga sir. Press okay nyo lang yon. Ang reading niya is negative 0.01, mga sir. Napakagandang reading nun. Ang standard kasi natin is dapat hindi lalagpas ng negative 0.3. Ayun, yung sleeve na na-heat shrink. Pasok nyo lang doon sa lagayan talaga niya yun. Tapos i-harness nyo na ulit yung pigtail saka yung mga fiber. Ayan, dinedemo sa atin ni Sir Jumbo Tenedor kung paano maglagay ng metal strap sa nap. Dito pa lang sa baba ay nilalagyan na nila ng metal strap, mga sir. Yun yung discard nila eh. Kasi para pag inakyat nila yung nap sa poste
iyayakap na lang nila itong mga metal strap na to dun sa poste sa kanila higpitan. Kasi may hirap pag sa taas ka pa maglalagay niyan. Medyo may mabigat din yung ating nap, saka merong mga bridal ring. Ito naman sir, yung mga bridal ring, kung mapansin nyo sa mga nag-i-install, yan yung dyan natin pinapasok yung mga fiber natin, yung mga epoxy. Yan, lalagay nyo lang yan. So bali limang bridal ring yung gagamitin natin dyan. Yan yung buckle. Ginagamit naman natin yan sa pag-lock naman ng metal strap. Yan yung stainless steel buckle na nilalagay nila. Tatlo yung kailangan natin yan kasi tatlong metal strap yung ginagamit natin. Ayan, dito pa lang ilalock nyo na siya para hindi siya mahulog pagka inakyat ninyo yung nap, mga sir. Ayan, nandito na, inaakit na ni Sir Denmark Binyas naman ang maghigpit, saka si Sir Akin Pilumba, yan, kabilaan sila. Ang discarte nila dito is dalawang hagdan, kabilaan, mga sir, kasi isa yung maghahawak ng nap sa kabila. Sa may bandang kalsada, siya yung maghahawak ng nap. Tapos, isa naman dito sa may likod, si Sir Denmark Binyas, siya naman kasi yung maghigpit ng metal strap dito sa likod. Gamit yung tensioning tools natin. Ayan, konting ingat lang kayo mga sir, no? Pagka naglalagay kayo ng nap dito, kasi tulad ng nakikita nyo, ito mga kuryente ito mga sir. Kaya mag-iingat lang, konting ingat lang talaga. Isa hinahawakan ni Sir Kimpi Lumba yung nap doon sa likod. Pero syempre bago nyo siya higpitan mga sir, make sure na yung bridal ring natin ha, dapat maayos. Ayan, ipinasok na ni Sir Denmark Binyas yung metal strap saka yung buckle. Ito yung tensioning tools na gagamitin niya. Ayan, suot nyo lang yon ganyan. Tapos medyo i-bend nyo lang yung metal strap na konti. Ayan, tapos ikutin nyo na lang to at kusang higpit na yun mga sir. Ayan. Pero make sure talaga yung bridal ring ha, huwag nyong kalimutan. Baka naman kung saan nakalagay yon, dapat katabi nung nap bago nyo higpitan. Kasi pag mahigpit na yan at hindi nakaayos yung bridal ring, uulit na naman kanyan mga sir. Sayang yung materyales. Okay? Ayan, mararamdaman nyo naman pagka mahigpit na siya eh. Ayan o, dalawang kamay na yung ginagamit ni Sir Denmark dito. Ayan. I-cut nyan, ayan. Yun na rin yung cutter niya. Push nyo lang yun. Ayan, okay na yung mga sir. Mahigpit na siya. Tapos ito, nire-rewind lang ni Sir Denmark Binyas. Ayan. Dapat martilyo yung gagamitin dito mga sir ha. Eh, sa nakikita nyo naman, pasensya na talaga kasi ngayong araw kasi hindi available, wala kasing issue na hammer, kaya ito na muna, no? Pero mamaya, manghiram kami ng hammer mamaya, higpitan ulit namin to, ha? Hindi pwede kasing ganito, dapat hammer na. So mamaya, babalikan namin to, papahigpitan ko sa kanila yung gamit yung hammer talaga. Second metal strap, ayun, pasok nyo lang sa stainless buckle na magsisilbing lock nung ating metal strap. Yun, make sure na yung bridal ring ulit ha, dapat nakapwesto mga sir. Ayan, same procedure lang, higpitan mo ulit gamit yung tensioning tools. Ayan. Ayan, lagi nyo check yung bridal ring. Kasi minsan nakatabingi siya. O kaya wala siya dun sa pwesto niya. Ayan. Ito ang tensioning tools na tinatawag. Tapos, nandyan na rin yung cutter niya. Ayan, o. Pag push nyo nun, mapuputol na yan. Ayan, o, sir. And again, hindi lang kinukuha pa kasi yung martilyo mga sir, no? Kaya pansamantala yun ang muna yung ginamit. Meron pa tayong isang sa kung napapansin nyo, dalawang metal strap lang yung nilagay sa nap.
pero tatlong stainless metal strap yung ating kailangan, kasi ito naman is para sa isang bridal ring na nasa baba ng lap, mga sir, ha. Di ba napapansin nyo kung papunta ng loob ng nap yung FOC, may isa pang bridal ring. Yun yung purpose nito. Hindi na siya nakakabit sa nap, para lang siya talaga dun sa bridal ring na nasa baba ng nap na yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya. Yan, same process ulit. Ganun lang, ipasok nyo lang dito sa tensioning tools. Habang pinupwesto naman ni Sir Kim Pilumba yung bridal ring na nandun sa harapan. Laging sa likod kasi dapat nag-higpit. Ayan. Ayan. Same procedure lang ulit. Dapat pupukpukin ng hammer yon. Ayan. Okay na yung mga sir. Naka-fix na yung box natin. Tulad ng sinabi ko kanina, stub yung installation na gagamitin natin ng nap. Dahil, ako napansin nyo, sa baba pa lang, nilagyan na nila ng fiber. Ito yung purpose nun, mga sir. Kasi, yung ibig sabihin nun, i-coconnect lang nila yung sa nap na nandito. Ang dito sa nap na to, buhay to, ayan, i-coconnect lang nila yung kabilang dulo ng fiber cable na nilagay nila dun sa nap na yon. Dito sa nap na active. Yun yung tinatawag na stub. Wala siyang loop. Wala kayong makikitang loop sa poste, kundi kayo yun yung maglalagay ng fiber cable niya. Ayan. Same procedure lang ulit. Lalagay nyo lang ng tape, saka tikoy, or rubber grume. Isasalpak nyo dito sa nap na active na to. Parang dito kayo dudukot ng isang fiber sa blue buffer niya, at yun ang ipipius natin. Ayan mga sir, dedemo sa atin ni Sir John Paul Tinidor. Yan, ipipius nyo naman ulit yung nadukot nyo na fiber dun sa lumang nap, papunta naman dito sa bagong nap. No, much better ito, nagkataon na mayroong patungan dito. mga kontador ng kuryente kasi to. Yan, mga metro. Kaya may patungan. Mas maganda. Pipius niya lang ulit. Agulayin nyo laging gumamit ng alcohol na. Saka tissue, mga sir. Para laging malinis. Ayan. Bago nyo siya ipius. Napakalupit talaga ni Sir John Paul Tenedor. Ayan. Diyan tumitira niyan. Ayan. Tapos yung isa naman, balitan nyo lang ulit yon, yung fiber na isa. Yan yung dinukot natin dun sa lumang nap. Yung fiber na yan, isa lang yon. Galing LCP yan. Dahil sa napon siya, kulay blue yung kanyang buffer. Ipipis naman natin yan dun sa blue buffer din naman, blue fiber, na dun sa binalatan nila kanina na nilagay nila dun sa bagong nap. Ganun lang siya. Ayan. Fuse nyo lang yan. Pagdugtungin nyo lang siya. Press start. Ayan. Nagpipuse na yun. Sorry, medyo malabo kasi nagre-reflect yung ilaw ng fusion. Yung screen niya sa light. Kaya hindi ko na sa inyo mapakita ng maayos. Ayan. Yun naman yung sleeve na nilagay niya. No? Bago kayo mag-fuse, dapat lalagay muna ng sleeve, mga sir, ha? Kasi pag nag-fuse na kayo, nagdugtong yon, wala na. Hindi nyo na malalagay nyo ng sleeve. Sleeve yung nagpo-protecta dun sa pin-use ninyo. Ayan. Initin nyo lang yon dyan. Dapat ay 30 seconds, eh. Nakaset sa 30 seconds yung pag-init nun. Para talagang mainit siya. At mag-fix yung sleeve dun sa mismong fiber.
Ayan. Ayan, mainit na yan. Nakita niya naman. Oh. Palamigin niyo lang muna yun kasi mainit yun. Saka medyo malangkit. Ayan mga sir, no? Once na ma-fuse niyo na yun, reading na ninyo yung nap. Ayan. Ang reading niya bawat ay, anong reading nun? 16 point something. Nap 1. Tapos picturean niyo siya ha. Kada port, readingan niyo yung kada port niya mga sir. No? Pipicturean niyo siya each port kasi gagamitin niyo yan sa report niyo. Kailangan niyo yan sa report niyo. Yung walong ports na yon dapat may picture kayo ng reading nun. Nakatunayan na gumagana lahat ng port na yon. Okay po? Tapos balik niyo lang ulit yung takip ng mga port na yon. Ito naman si Sir Denmark Binyas naman ang nagde-demo sa atin ito sa mga picture-picture na to. Siya ang nakatoka dito sa mga reading. Siya rin nakatoka sa reporting. Ayan. Dahil sa tapos na, na-install na yung NAP. Ayan. Picture taking na tayo mga sir. Ayan. Dapat may picture din na ganun. Picturean nyo rin tong loob. Saka yung ilalim na mayroon siyang rubber grommet or electrical tape. Close nyo. Ayan, may tornillo yan na. May nako-close yan. Ayan, napitin nyo lang. Ito, picturean nyo rin yung epoxy or fiber cable na nilagay. Saka yung buong nap. Sarado yung nap. Gamit ang susi. Ayan. Bago tong susi na to mga sir. Kasi bago yung mga nap na issue sa mga adnap team. Ayan. Tapos to lalagay mo siya dito ng cable tie mga sir. Dito, dinidemo sa atin ni Sir Denmark Binyas yung paglagay ng cable tie. Yan. Na nakapix dun sa kable na nilagay natin. Saka sa bridle rin. Ayan. Ganun lang. Tapos pipicturean nyo rin yun mga sir. Ayan, picturean nyo rin siya. Ayan, meron na siyang bridle ring ha. Ayan, lima yung bridle ring niya. Dalawa sa gilid, tigdalawa, tapos isa sa baba. Tapos picturean nyo yung buong nap. Ayan mga sir, ayan. Ayan mga sir, ngandun na lang. Sana po ay may natutunan kayo sa mga tinuro namin sa inyo. Kasama ang pinakamalulupit na adnap team ng Pampanga. At kung mayroon po kayong mga katanungan mga sir, kasama naman kami sa mga group na 10, sa Viber or sa Messenger. At ako nga po pala si Adrian Benventura, ang OSPM QA ng Pampanga. Hanggang dito na lang po at hanggang sa muling pagkikita natin mga sir. Maraming salamat.